Hello guys, ngayong araw pag-uusapan natin yung mga best location for camping sa map na Crash. Hindi ko nire-recommend na mag-camp buong game kasi fast-paced yung game. Pagkatapos mong makill, alam na agad ng kalaban yung posisyon mo. Para sa mga players na kabisado na yung mapa, siguradong pupuntahan ka nila para gumante. Marami sa mga players kinainisan yung mga campers o yung mga abangers kumbaga. Pero naman sabihin nila, isa yung camping sa mga strategies ng game. Ngayon, nasa east side tayo ng mapa o yung spawn point sa bandang kanan ng mapa. Para sa akin, ito yung side na may advantage dahil 3 buildings yung control ng team nyo. Yung unang location, ito yung pinaka-paborito kong nung nagsisimula pa lang ako paglaro ng Call of Duty Mobile. Akit ka lang sa building na to. Ito yung isa sa pinaka-OP na head glitch sa game. May cover yung katawan mo. Hindi ka pamadaling makita ng kalaban dahil sa mga wire fences. Crouch ka lang kapag nag-reload. Next location, sa taas naman. Hindi ko masyadong nire-recommend yung window na to kasi tumatagos yung bala sa mga bricks, lalo na kung may FMJ attachment yung kalaban. Mas gusto ko sa side na to sa labas. In control ka sa dalawang potential na daanan ng kalaban. Pwede mo pang i-snipe yung nasa bintana sa kabilang building. Alalay lang sa hagdan sa side at yung entrance ng building kasi pwede dun manggaling yung kalaban. Next, para sa mga snipers na hardcore campers, pwedeng mag-abang dito, tapa lang kayo. Open space nga lang at walang cover. O kaya magtago dito sa likod ng basurahan. Next, yung second building, pagka-start ng game, pwede rin kayo dumiretso dito. Pwedeng abangan yung kalaban paglabas sa building nito. Ingat lang kasi yung crouch, kita pa rin yung ulo mo. Tumatagos din pala yung bala sa pader. Next yung second floor, hindi masyadong maganda tumambay dito kasi open area para sa mga kalaban. Dito naman sa third floor, pwede kayong maglagay ng treatment sa hagdanan, or sa stairs, or sa ladder, just in case may paakyat. Magandang sniping spot din to kasi hindi rin kayo madaling makita ng kalaban dahil sa mga wire fences. Tip din na maglagay ng trophy system para sa mga killer drones ng kalaban. Next, kapag sa west side ka naman ng mapa nag-spawn, pwede ka umakyat sa building na to. Pero hindi siya magandang camping site kasi malayo pa yung mga kalaban. Unless super aggressive mga kalaban ninyo, pwede kapag na-spawn trap na din kayo. Next spot, yung kabilang building naman. Daan lang kayo dito sa baba, tapos sakit kayo sa building. Okay din to kasi kita mo yung mga kalaban sa baba at sa dalawang building. Next, paglagpas ng building, pwede kang magtago dito sa mga basurahan. Or mas okay dito sa tabi ng building, abangan mo lang lumabas ng kalaban sa pinto ng building na to. Next, dito sa auxiliary road sa gilid, pwede ka umakit sa mga drums. Ingat lang kasi open space sa gilid at sa likod.
dagdag ko lang, pwede rin kayong mag-abang ng spawn dito sa side na to. Hindi nila ini-expect or mas magtago ka sa kabila. Nakita ko na may mga nagtatago din dito sa likod ng pader na para sa mga surprise attacks. Pwede umakyat dito pero di magandang posisyon kasi fully open. Pwede rin palang pumasok dito sa airplane crash site. Pero madali ka lang din makita. Trap to kumbaga, limited yung movements mo. Dito sa building naman na to, magandang spot to sa search and destroy kasi kita yung second floor ng kabilang building at yung baba sa likod kung saan nagtatanim ng bomba. Pwede rin tumambay dito pero hindi ko masyadong nare-recommend for deathmatch or frontline. Dito pala sa east side building ng spawn point. Minsan tumatambay din ako dito pero sure trap kapag nalaman ng buong team na nandito ka. Pwede rin mag-abang dito ng kalaban mula sa east side. Magandang taguan. Lastly, dito sa may bandang hagdan. Pwede kang magtago sa yero kapag nag-crouch ka sa ibaba or magtago dito sa gilid. Yun lang guys, kung gusto nyo ng gantong guide sa ibang mapa, comment nyo lang sa comment section yung next map na gusto nyo. Kung nagustuhan ninyo yung video, please click the like button. Subscribe din para sa mga susunod na upload. Thank you for watching.